matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Sa nakaraan nating video, tinalakay natin ang chapter 5 at 6 ng librong The World 16 Crucified Saviors or Christianity Before Christ ng author na si Kersey Graves. Ngayon mga ka-LE, marami tayong revelasyon na napag-usapan sa episode na yan. Tulad ng mga misteryosong astronomical pattern na nakita ng mga scholars sa kwento ni Jesus at ang pagtutugma ng kanyang kwento sa mga bituin sa langit. Pinag-usapan din natin ang malalim na relasyon ng relihiyon at astronomiya sa sinaunang mundo. Kaya naman mga ka-LE, kung hindi nyo pa napapanood ang video na yan, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo sa video na ito dahil sinisiguro ko nakikilabutan kayo sa mga malalaman nyo. Ngayon naman sa video natin na ito, ipagpapatuloy natin ang ating pagbabasa at tatalakay naman natin ang chapter 7 at 8. Dito, pag-uusapan natin ang mga wise men, hari, at mga magi na bumisita sa mga sanggol na mesaya ng ating mundo at ang misteryosong nawawalang historical records ni Jesus. Kaya naman mga ka-LE, heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng turon at kape. Umupo at mag-relax dahil pag-uusapan na natin ang kaarawan ng mga Diyos at ang nawawalang records ni Hesukristo. Chapter 7, Angels, Shepherds, and Magi Visit the Infant Saviors. Noong unang panahon, naniniwala ang mga tao na sila ay may malalim na relasyon sa kanilang mga Diyos. Ang mga Diyos ay kanilang itinuturing na tunay na kaibigan at tagagabay, mga nilalang na kailangan nilang sambahin at pasayahin upang sila ay katuwaan at hindi parusahan ng mga ito. Bilang tanda ng kanilang pagiging tapat, mahalagang tandaan nila ang araw at panahon kung kailan isinilang o dumating sa mundo ang kanilang mga Diyos. Upang magawa ito, ang araw na iyon ay kanilang ipinagdiriwang sa pamamagitan ng mga religious festivals. Ngayon mga ka-LE, ang pagdiriwang na ito ay mahalaga para sa kanila dahil sila ay naniniwala na totoong nangyari ang mahimbalang kapanganakan ng kanilang Mesaya o Diyos. At pinaniniwalaan rin na binisita ng mga hari, mga magi, mga wise men at mga anghel ang bagong silang na Mesaya na ito upang sila ay magbigay pugay. Dahil dito, ang ating kasaysayan ay punong-puno ng mga kwento tungkol sa mga Mesaya na isinilang sa mundo at binisita ng mga hari at mauhusay na tao mula sa malayo. Ang ilan nga sa mga kwentong ito ay nagsasabi pa na maski ang mga pastol sa malapit na lugar at ang mga anghel sa langit ay nagtungo rin sa tahanan ng sanggol upang magbigay galang. Ngayon mga ka-LE, ang kwento ni Confucius at Jesus ay ang halimbawa ng kasong ito. Dahil ayon sa kanilang mga kwento, nang isilang ang dalawang mahalagang tao na ito, sila ay binisita ng mga importanteng tao upang ang mga ito ay magbigay galang at mag-alay ng mga regalo. At sinasabi pa sa parehong kwento na ito na ang mga anghel ay bumisita rin at umawit ng kanilang papuri para sa bata. Ngayon mga ka-LE, si Confucius ay tinatayang nabuhay noong circa 598 BC. At ayon sa kanyang kwento, nang siya ay isilang, siya ay binisita ng mga anghel at ng limang wise men mula sa malayo. Ang mga wise men na ito ay nag-alay ng regalo sa bata, habang ang mga anghel naman ay nagsisiawit ng papuri mula sa langit. Ngayon mga ka-LE, ang kwento ng ating Mesaya na si Jesus ay sobrang nahawig sa kwentong ito. Ayon sa Gospel of Matthew, nang isilang si Jesus, siya ay binisita ng 3 wise men o 3 haring mago mula sa silangan. Ang Gospel of Luke naman ay nagkukwento ng mga heavenly hosts o angel na lumitaw at nagbigay papuri para sa baby Jesus.
Ngayon mga ka-LE, maari ang mga anghel na ito ay umaawit upang magbigay papuri kay Jesus tulad ng pag-awit ng mga anghel sa kalangitan nang isilang si Confucius. Ngayon mga ka-LE, nakamangha ang pagkakapareho ng birth story ni Jesus at Confucius, pero magulat kayo dahil hindi dyan nagtatapos ang paralel ng kanilang kwento. Tulad ni Jesus, si Confucius ay meron ding 12 na alagad o mga disipulo. Si Confucius ay nagmula rin sa isang royal family, gaya ni Jesus na nagmula naman sa royal family of David. Tulad ni Jesus na nawala ng ilang taon at nagpakalayo-layo, si Confucius din ay nagpakalayo-layo upang isagawa ang kanyang religious meditation. Heto pa mga ka-LE, maski ang aral na kanilang itinuturo sa mga tao ay magkahawig na magkahawig din. Pareho nilang itinuturo sa ating lahat ang golden rule na itrato natin ang ibang tao sa paraang gusto nating itrato tayo. Ngayon mga ka-LE, sa ating kasaysayan, may iba pang mga messiah gods na ganito rin ang kwento. Halimbawa na lang, ang ikawalong avatar o messiah ng India na si Krishna, circa 1200 BC. Nang si Krishna ay isilang, siya ay binisita ng mga pastol at propeta. Binisita rin siya ng mga anghel na umaawit ng papuri para sa kanya. Bukod pa riyan, ang kanyang mga bisita ay nag-alay din ng kanilang mga regalo. At ang mga regalo na ito ay mga ginto, kamangyan at mira. Ang parehong regalo na dinala ng tatlong haring mago para sa sanggol na Jesus. Nagkataon lang ba ang mga pagkakapareho na ito? O meron itong basehan? Heto pa mga ka-LE, ayon sa kilalang modern traveler na si Mr. Ditson, nang si Krishna ay isilang, ang mga anghel ay nagsiawit ng papuri sa kanya at kanilang binasbasan ang kanyang ina. Dahil dito, naging bansag sa ina ni Krishna ang parehong bansag na ating binigay kay Mother Mary, ang bansag na Blessed Among Women. Nakamangha ito mga ka-LE, dahil sa pagkakataong ito, hindi na lang si Jesus at Krishna ang may pagkakahawig, kundi pati ang kanilang mga ina. Ngayon mga ka-LE, magtungo naman tayo sa kasaysayan ng Greece. Alam nyo ba na ang kwento ng mga historical figures na si Pythagoras at Socrates ay nahawig din sa kwento ng ating Messiah na si Jesus? Pinaniniwalaan na noong isilang ang matematisyan na si Pythagoras, mayroong mga wise men mula sa bayan ng Melitas at iba pang mga syudad ang nagtungo sa kanyang tahanan. At noong isilang naman ang philosopher na si Socrates, dinalaw din daw ito ng mga mahuhusay na kalalakihan. Heto pa mga ka-LE, ang mga kalalakihan na ito ay nag-alay ng regalo sa sanggol na Socrates. At ang mga regalong ito ay mga ginto, kamangyan at mira. Ang parehong regalo na inalay ng mga mago sa sanggol na si Jesus at Krishna. Heto pa mga ka-LE, alam nyo rin ba na ito rin ang parehong regalo na inalay ng mga magi ng kanilang bisitahin ang bagong silang na Persian god na si Mitra 3,000 taon na ang nakararaan? Ayon sa mga historian na si Pliny the Elder at Aristotle, si Zoroaster ng Persia na tinatayang nabuhay 6,000 years ago ay binisita rin ng mga magi o magia nang siya ay isilang. Ngayon mga ka-LE, ang salitang magi sa Tagalog ay mago ay ang salitang ginamit ng ilang Gnostic Gospel upang ilarawan ang wise men na bumisita kay Jesucristo nang siya ay isilang. Ngayon mga ka-LE, alam nyo ba na ang salitang magi ay nagmula sa sinaunang Persian word na magus? Ito ay nangangahulugang powerful o wise men at madalas itong gamitin upang ilarawan ang mga Zoroastrian priest ng sinaunang Persia. Ito pa mga ka-LE, ang isa pang kahulugan ng salitang magi ay magic at magician. Ngayon mga ka-LE, hindi lang basta binunyag ng salitang magi na ang tatlong haring mago na bumisita kay baby Jesus ay nagmula sa Persia. Iminumungkahi rin ito na ang tatlong haring mago ay posibleng mga magicians o mahikero. Ngayon mga ka-LE, kung si Jesus, Krishna at iba pang mga Diyos na ito ay binisita ng mga wise men o mga magi, ang Diyos ng Egypt na si Osiris ay medyo kakaiba naman ang kwento. Dahil sinasabing hindi lang mga magi at wise men ang pumisita sa kanya nang siya ay isilang, kundi iba't ibang lahi ng tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon mga ka-LE,
Sa dulong bahagi ng chapter 7, sinabi ng author ang isang kakaibang bagay na kanyang napansin sa tradisyong ito. Ayon sa author, sa halip na ipaalam sa mga Hudyo, bakit mas pinili pa ng Diyos na ipaalam sa mga magi o wise men na isisilang sa mundo ang kanyang anak na si Jesus? Ang mga magi ay mga Zoroastrian priest mula sa Persia, ibang lahi ng tao mula sa ibang lupain. Bakit niya ito ipapaalam sa mga kalalakihang mula sa Mesopotamia kung sinasabi sa atin ng Diyos na ang mga Hudyo ay ang kanyang piniling lahi? Bakit hindi na lang niya ito ipaalam sa mga Hudyo upang sila na lang ang bumisita at mag-alay ng regalo kay Baby Jesus? Ayon sa author, nakakapagtaka ang bagay na ito dahil kinikilala ng mga Hudyo ang kanilang sarili bilang ang piniling lahi ng Diyos, pero hindi ipinaalam ng Diyos sa kanila ang pagdating ni Jesus. Natatakot ba ang Diyos na baka may gawin ang mga Hudyo kay Baby Jesus? Hindi ba niya ito kayang pigilan? Hindi ba niya alam ang kanilang iniisip? Ito ay isa lamang sa mga contradictions na napuna ng author sa banal na kwentong ito. Chapter 8, The 25th of December, The Birthday of the Gods. Ngayon mga ka-LE, bukod sa pagkakahawig ng kwento ng mga mesaya na binisita ng mga hari, mago, o wise men, napansin din ng author ang misteryosong pagkakapareho ng panahon at araw ng kapanganakan ng mga Diyos na ito. Nakakamangha na noong wala pa ang Kristyanismo, ipinagdiriwang na ng mga paganong kultura ang kaarawan ng kanilang mga mesaya sa December 25, ang parehong araw na ating itinuturing na kapanganakan ng ating mesaya na si Jesus. Lumalabas din sa pag-aaral na ang parehong araw na ito ay mahalaga para sa sinaunang Roman Empire dahil noong wala pa ang Kristyanismo at hindi pa kinikilala ng Rome si Jesus bilang Diyos, ang December 25 ay ang kaarawan ng kanilang hari at Panginoon na si Sol Invictus. Tandaan nyo yun mga ka-LE dahil mababalikan natin yan maya-maya lamang. Ayon sa isang Dr. Lightfoot, noon, ang kaarawan ng pagan god na si Adonis ay ipinagdiriwang sa templo sa Jerusalem sa parehong araw na ating ipinagdiriwang ang kaarawan ni Jesucristo sa December 25. Ayon naman kay Robert Taylor, noong unang panahon, ang mga bansa sa silangan ay gumigising ng hating gabi tuwing December 25 dahil kanilang ipinagdiriwang ang kaarawan ng kanilang mga Diyos. At ayon pa sa isang Mr. Higgins, sa December 25 ang parehong araw kung kailan ipinagdiriwang ng mga sinaunang kultura ang pagsilang ng Celestial Virgin o Constellation Virgo. Ibig sabihin nito mga ka-LE, wala pa mang Kristyanismo, hindi pa man isinisilang si Jesus, ang December 25 ay mahalaga na para sa mga paganong kultura noong unang panahon. Si Bacchus ng Egypt, si Adonis ng Greece, si Krishna ng India, si Chang'ti ng China, si Kris ng Chaldea, si Mitra ng Persia, si Sakya ng India, at si Juwapol, isang mesaya mula sa Britain na pinako rin sa krus. Silang lahat ay mga mesaya gods na ayon sa kasaysayan ay ipinagdiriwang ang kaarawan sa December 25. Ngayon mga ka-LE, kapag sinasabi sa atin ng kasaysayan na ang mga pagano ay ipinagdiriwang ang kaarawan ng kanilang mga Diyos sa parehong araw kung kailan natin ipinagdiriwang ang kaarawan ni Jesus, kailangan na natin mag-isip at mag-imbestiga kung bakit ganito ang kaso. Dahil kung ganito karami ang pagtutugma at pagkakahawig sa kwento ng mga Diyos na ito, malaki ang tsansa, malaki ang posibilidad na hindi ito nagkataon lamang. Ngayon mga ka-LE, lumalabas na ang mga sinuunang paganong kultura ay may kaugali ang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang mga Diyos at Mesaya tuwing December 25. At ang pagsunod sa tradisyong ito marahil ang rason kung bakit pinili ng mga taong nagtatag ng Kristyanismo ang December 25 bilang kaarawan ni Jesus. Ngayon mga ka-LE, nagtataka siguro kayo kung bakit ganito nga nangyari, no? Bakit kailangan nating sundin ang tradisyon ng mga paganong relihiyon at i-align ang birthday ng ating Mesaya sa birthday ng kanilang mga Diyos? Well mga ka-LE, ang rason kung bakit ganito ang naging sistema ay dahil wala namang maayos na historical records na iniwan si Jesus sa ating kasaysayan.
Ayon sa isang Christian writer na si Mr. Goodrich, sa mga sumunod na siglo matapos isilang ang Kristyanismo, walang maayos na historical record keeping na nangyari. Kung kaya't wala tayong maayos na pagtatala ng mga kaganapan at petsa na may kinalaman kay Jesus at sa Kristyanismo, sa halos 400 taon, ang mga kaganapan na may kinalaman sa Kristyanismo ay hindi na itala ng maayos. Yung tipong walang nakakaalam kung kailan at saan nangyari ang mga historical events na may kaugnayan kay Jesus. Ito ang rason kung bakit ang mga scholar na eksperto sa kasaysayan ng Kristyanismo at Biblia ay hindi nagkakasundo kung kailan ba talaga nangyari ang mga kwento sa Bible. Matindi ang di pagkakasundong ito mga ka-LE dahil ang agwat ng mga taon at petsa sa kanilang pagtatantsa ay umaabot sa 3,500 na taon. Ayon nga sa isang Mr. Kennedy, mayroong 300 na magkakaibang chronological system ang Biblia. Ito ay ang 300 na magkakaibang timeline na itinalaga ng mga scholar sa mga pangyayaring nakasulat sa Bible. At aminado ang mga eksperto na napakahirap tukuyin ng petsa o timeline ng mga pangyayaring ito. Halimbawa na lang mga ka-LE, ang birthday ni Hesukristo. Tayong mga Kristiyano ay naniniwala na siya ay talagang pinanganak noong unang panahon. Pero dahil hindi na itala ang kaganapang ito habang ito ay nangyayari, ang petsa kung kailan isinilang si Kristo ay hindi matukoy ng mga scholar. Ayon nga sa Encyclopedia Britannica, ang mga scholar ay mayroong 133 na magkakaibang estimation kung kailan at anong taon talaga pinanganak si Jesus. Isipin niyo yun mga ka-LEA, 133 na scholars na mayroong magkakaibang pagtatantsa sa kapanganakan ng pinakamahalaga, pinakakilala at pinakaimportanteng tao sa ating mga Kristiyano. Hindi pa kasama dyan ang lugar kung saan ba talaga pinanganak si Jesus. Ngayon mga ka-LE, naisip ng author na kahinahinala ang bagay na ito. Kung si Jesus ang pinaka-importanteng tao at mesaya ng ating mundo, bakit walang nakakatiyak ng kanyang kapanganakan? Ayon sa author, imagine ninyo na noong unang panahon, ang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha ng buong universe ay pumunta sa ating mundo. Siya ay gumawa ng mga kahangahangang bagay na magsisilbing patunay na siya nga talaga ang Diyos. Pero wala man lang kahit isang manunulat o historian mula sa panahong iyon ang nakapagbanggit o nakapagtala ng kanyang kapanganakan at iba pang kaganapan sa kanyang buhay. Hindi ba't napaka-imposibleng mangyari ng bagay na ito? Ayon sa author, ang bagay na ito ay sapat na upang hindi maniwala ang mga tao sa kanyang kabanalan. Ngayon mga ka-LE, tinanong ng author ang isang interesanteng tanong. Kung si Jesus ay walang iniwang historical records at ilang dekada pa ang inantay ng mga sinaunang Kristiyano bago nila simulang isulat at ikwento ang mga pangyayari sa kanyang buhay, alin kaya sa mga kaganapan sa buhay ni Jesus ang pwede nating ituring na katotohanan? Ayon nga sa isang Dr. Ladner, pagkatapos maitatag ng Kristiyanismo, humigit sa 50 years muna ang lumipas bago magsimulang isulat at ikwento ng mga tao ang buhay ni Hesukristo. Sa mga panahong iyon, halos lahat ng tao na nabuhay sa panahon ni Jesus ay patay na. Kaya kung meron man silang naitalang records, ito ay base lamang sa mga kwento-kwento at hindi ito mga eyewitness account. Ngayon mga ka-LE, naisip ng mga scholar na kaya ganito, kaya walang maayos na record ang mga ancient historian tungkol sa buhay ni Jesus, ay dahil mali ang pagkakakilala natin sa kanyang karakter. Naniniwala ang mga scholar na posibleng si Jesus ay namuhay ng tahimik at simple noon. Malaki ang tsansa na siya ay namuhay na tulad ng isang normal na tao, pero siya ay matulungin, mabait, mapagbigay at may malasakit. Walang nakakakilala sa kanya at hindi siya pinagtutuunan ng pansin hanggang sa siya ay ideklara bilang isang Diyos ni Emperor Constantine noong 325 AD. Ganito marahil ang tunay na lifestyle ni Jesus, kaya hindi siya napansin ng mga historians noon. Malaki ang tsansa na ito ang rason kung bakit walang sino mang historian ang nag-abalang magtala ng kasaysayan tungkol sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Ngayon mga ka-LE, ito rin marahil ang rason kung bakit maraming Messiah gods ang kabirthday ni Jesus. Dahil hindi alam ng mga politikong Romano ang kanyang tunay na kapanganakan, itinalaga na lang nila ang December 25 bilang birthday ni Jesus dahil ito ang kaarawan ng mga Diyos ng mga paganong relihiyon na mas nauna sa Kristyanismo.
Tulad ni Saul, ang sun god ng Rome, at si Krishna, ang mesaya ng India. Ayon pa sa author na si Sharon Turner sa kanyang librong History of Anglo-Saxons, hanggang sa taong 1000, ang ipinagdiriwang ng Rome tuwing December 25 ay ang kaarawan ng sun god na si Saul. Kahit tapos nang ideklara ni Emperor Constantine na si Jesus ang Diyos at Mesaya ng Rome, si Saul pa rin ang kanilang ipinagdiriwang tuwing December 25. Dahil mahalaga ang petsa na ito para sa mga Romano noon, naisip ng mga sinuunang Kristiyano na ito rin siguro ang kaarawan at kapanganakan ng kanilang Diyos na si Jesus. At syempre, posible rin na kaya ganito pang nangyari ay dahil ayaw nang baguhin ng mga politikong Romano ang kanilang tradisyon at pagdiriwang sa December 25. Kaya't idineklara na lang nila ang araw na ito bilang kaarawan din ni Jesucristo. Ngayon mga ka-LB, kahit na ganito, aminado pa rin ng mga historians na hindi sila sigurado kung sa anong eksaktong araw at taon ito nangyari sa ating kasaysayan. Kaya naman ang tanong, kung kailan ba talaga isinilang si Jesucristo ay isa pa rin malaking misteryo. Yung December 25 na ating ipinagdiriwang at itinuturing na kapanganakan ni Jesucristo, hindi tayo sigurado dun, nakasanayan lang natin yun. Anong araw, anong buwan, anong taon, at saan ito nangyari? Ang tunay na kapanganakan ni Jesus, walang sino man ang nakakaalam. At ayan ang nilalaman o ang pagkakaintindi ko sa nilalaman ng chapter 7 at 8 ng librong The World's 16 Crucified Saviors. Ito ay continuation ng ating pagbabasa sa librong ito. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi niyo sa topic natin na ito? I-comment niyo na yan sa baba at babasahin natin isa-isa ang mga yan. Mga ka-LE, pwede kayong mag-join sa ating channel membership. Kapag kayo ay nagpa-member, makakatulong na kayo sa ating channel. Makakasama pa kayo sa mga shoutouts natin sa ating videos. I-click niyo lang ang join button sa ating channel o hindi naman kaya i-click niyo yung link sa description ng video na ito. Huwag niyo rin kalimutang bisitahin ang ating podcast channel, TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita sa ating description. Nga pala mga ka-LE, iniimbitahan ko kayo na tuwing Sabado, samahan niyo akong magkape sa ating TikTok live. Yan ay tuwing Saturday, 9 p.m. hanggang 10 p.m. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado ah. Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanteng bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala ah. Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat.